Amen po. Salamat po sa 187 shares at this point, at salamat din po sa 151 active viewers na kasama po natin sa prayer time at sa opening salvo ng ating pong gawain at episode ngayong gabi. So dumako po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, pero bago po yun, bago natin harapin ang ating passage ngayong gabi, ay magbibigay muna ako ng konting review sa Acts 21. Ano po? Ang sabi ko po sa Acts 21, Paul arrived at Jerusalem. Okay, then he met James there with the church elders. And James told him the local problem that many Jews hated Paul because of their wrong mindset about Paul. So yan po ang ating makikita sa Acts chapter 21. Kung inyong matatandaan, dumating na si Pablo doon at nakaharap niya po si Bishop James, at sinabi ni Bishop James ang problema sa dako na yon, na ang mga Hudyo doon ay galit kay Pablo dahil ang mindset pala ng mga Hudyo doon ay si Pablo ay talagang parang galit po siya sa batas, o talagang nagtuturo si Pablo ng mga laban sa Mosaic Law. Kaya yun po ang problema sa Jerusalem nang dumating po si Pablo. Okay, sunod po ang pangalawa po nating review. Okay, sa Acts chapter 22 naman, ito po yung makikita natin kagabi. Paul, despite his physical condition that people beaten him so hard, was managed to ask the commander for him to speak his defense. So kagabi ay pinag-aralan po natin at sinabi ko sa inyo na talagang si Pablo po ay bugbog sarado. Okay po, parang kaluluwa na lang niya ang walang tama sa dami ng bumugbog sa kanya. Pero makikita po natin, siya po ay matatawag nating assertive. Ano po? Nagawa niya pang humingi sa commander ng pagkakataon para makapagsalita ng kanyang depensa. At kagabi ay pinag-aralan po natin na kaya niyang ipaliwanag ang kanyang testimony, ang kanyang life conversion, ang kanyang appointment. So yan po ang pinag-aralan natin kagabi. Kaya itutuloy po natin ngayong gabi ang ating preaching novela. At dumako po tayo sa ating magiging passage ngayong gabi. Okay, so chapter 22 na po tayo, verse 22 din, hanggang talatang 30, tapos kukuha tayo ng isang verse sa chapter 23 kasi nandun po yung karugtong. Okay, so basahin ko po yung 22. The crowd listened to Paul. The crowd listened to Paul until he said this. Then they raised their voices and shouted, "Rid the earth of him, he's not fit to live." Makikita po natin sa 22 na ang crowd ay nakikinig sa kanya hanggang nasabi niya ito. At ang ibig sabihin nung nasabi niyang ito, okay, yung pong 21. Sa 21, mga kapatid, may binanggit po si Pablo na parang naka-offend sa mga tao. Sa 21 po. Ang sabi ng 21, basahin ko lang mga kapatiran. Then the Lord said to me, "Go and I will send you far away to the Gentiles." At pagdating sa 22, the crowd listened to Paul until he said this. Hindi ko alam kung bakit yun ay naka-offend sa kanila, yung talatang 21. Pero siguro itong mga tao na to ay talagang may galit na, at hindi na kailangan ng malaking pagkakamali kay Pablo. Naghanap lang sila ng butas para sila ay talagang masuntok nila muli si Pablo, o talagang maiparamdam nila ang kanilang galit. So ganyan po nakalagay sa 22, kaya ang sabi nila hindi yan dapat mabuhay. Yan ang sabi ng 22. Sa talatang 23, tuloy po natin. As they were shouting and throwing off their cloaks and flinging dust into the air, the commander ordered that Paul be taken into the barracks. So in short, nagkagulo na naman. Nagkagulo. Magugulat kayo mga kapatid. Nagsisigawan. At talagang nagsasabog sila ng kanilang mga damit sa
sa ano, sa taas, sa hangin, no, sa pataas, pati ang mga, pati mga kapatid, mga buhangin. So talagang nai-envision nyo ba? Nai-envision ko. Ang dami-daming mga tao, nagkakagulo, naguhubad yung iba, nagsisigawan. Tapos yung mga jacket nila, tinatapon nila sa ere. Tapos pati yung mga ano, mga kapatid. Pati mga buhangin, siguro may mga bato. Kaya ang sabi ng 24, ang commander po ay nag-order na ibalik na si Pablo sa ano, sa barracks. At ang sabi nito, he directed that he be flogged, mabugbog muli, saktan yung talagang garote, and interrogated in order to find out why the people were shouting at him like this. Tuloy po natin. So ipinadala siya sa barracks, pero inutusan din ang mga nagdala sa barracks na bugbugin si Pablo o hagupitin. Next. As they stretch, wow, stretch, ministry natin to ah. As they stretch him out to flog him, Paul said to the centurion standing there, is it legal for you to flog a Roman citizen who has not even been found guilty? Ayan na po. In-emphasize na po niya rito ang kanyang citizenship. Yan po ang pag-aaralan natin ngayong gabi. As they, next, when the centurion heard this, he went to the commander and reported it. What are you going to do? He asked. This man is a Roman citizen. Ayan na po yung citizenship. The commander went to Paul and asked, tell me, are you a Roman citizen? Yes, I am, he answered. Then the commander said, I had to pay a lot for money for my citizenship. In short, nagbayad pala siya yung commander na yun para maging Roman citizen. Pero mabigat ang sabi ni Pablo, I didn't pay, but I was born a citizen, Paul replied. Yun po ang naging dahilan para mataranta sila. Verse 29, those who were about to interrogate him withdrew immediately. Nag-atrasan sila ngayon. Kasi bawal na bawal po yun. Akala kasi nila kung sino lang si Pablo. The commander himself was alarmed, no? When he realized that he had put Paul, a Roman citizen, in chains. So nataranta na po siya, pati yung commander. Dahil pinabugbog niya at pinakadena niya pa, ay bawal na bawal yon. So, okay, tuloy natin. Verse 30, the commander wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jews. Ayan, medyo nagkaroon na siya ng accommodating spirit, yung commander. Okay? Gusto niya nang malaman kung bakit ang mga Hudyo ay galit na galit kay Pablo. So the next day he released him, ayan na po, yung release na po, and ordered the chief priest and all the members of the Sanhedrin to assemble. Then he brought Paul and had him stand before them. Ayan na po. Pagdating sa chapter 23 verse 1, Paul looked straight at the Sanhedrin and said, my brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day. Pansin niyo po yung word na, and Paul looked straight at the Sanhedrin. Wala po siyang hiya, hindi po siya nahihiya. Napaka-assertive ng tao na ito. So ngayong gabi mga kapatiran, tayo po ay magsimula na po sa ating pong pagbubulay-bulay ng mga salita po ng Diyos. So nabasa ko na po, nabanggit ko na po sa inyo ang ating review. Yung pinag-aralan kagabi, binasa ko na rin mga kapatid ang ating pong passage for tonight. At ang aking pong tema, ini-introduce ko po, pinamagatan ko po ito na Knowing Your Citizenship, Rights and Privileges, Be Assertive. At yan po'y kitang-kita natin sa gabing ito, mga kapatid. Talagang si Pablo, dahil alam niya ang kanyang citizenship, alam niya ang kanyang mga karapatan, alam niya ang kanyang mga pribilehiyo, siya po ay talagang napaka-assertive dito. So mga kapatid, ngayong gabi ay lalagyan po natin to ng ano, ng reflection, o i-relate natin to sa ating heavenly citizenship.
Pero para maintindihan natin yung heavenly citizenship, pag-usapan muna natin yung Roman citizenship ni Pablo at kung paano niya ipinakita, paano niya ina-emphasize ang kanyang citizenship at ang kanya pong paano siya naging assertive dito. Sa talatang 25, ang unang sagot ko sa tanong na how did Paul emphasize his citizenship in a form of a question. Sa talatang 25, as they stretched him out to flog him, Paul said to the centurion standing there, at yung kanyang tanong, is it legal for you to flog a Roman citizen who has not even been found guilty? So dito makikita po natin ang diwa ay ang pinaka-spirit ng pinag-aaralan natin ito sa talatang 25. In-emphasize ni Pablo ang kanyang citizenship, ang kanyang rights and privileges sa pamamagitan ng isang question. Legal ba na hagupitin ninyo ang isang Roman citizen na hindi nyo pa alam kung siya ay may kasalanan? So wala pang kasalanan, pinaparusahan nyo na siya. Yan ba'y matuwid sa isang Roman citizen? Yan po ang malaking question niya. Yan po ang mga question na nagpa-atras sa kanila. Wala na silang magawa. Basag na yung ni Pablo, siguro yung katawan niya, yung kanyang mukha. Okay, baka may mga bali na to. Dumudugo na siguro ang ilong nito. Tapos naka-chain pa, kawawa. Number two, mga kapatid, paano in-emphasize ni Pablo ang kanyang citizenship? Number one, in a form of a question. Number two, in a form of direct admission. So yung una, question. Pangalawa is direct admission. Talatang 27 hanggang 28. The commander went to Paul and asked, tell me, are you a Roman citizen? Ito ng kanyang direct admission. Yes, I am. Ayan na po. Then the commander said, I had to pay a lot of money for my citizenship. Pero ang sabi ni Paul, yes, but I was a born citizen, Paul replied. Ikaw naging Roman citizen ka dahil sa pera mo. Binili mo ang iyong citizenship. Pero ako, I was born a citizen of Rome, doon sa Cilicia, Damascus. So mga kapatiran sa Panginoon, ito po yung pangalawang pag-i-emphasize ni Pablo ng kanyang citizenship. In a form of a question and in a form of direct admission. Number three, in a form of assertion. Chapter 23 verse 1. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina sa talatang 23. Paul looked straight at the Sanhedrin and said, my brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience even to this day. Dito makikita yung mga kapatid, napaka-assertive niya. Hindi siya yung nakababa ang mukha. Hindi siya nahihiya. Hindi siya mahiyain. Hindi siya takot. Hindi siya timid. At hindi siya, ano bang kabaligtaran ng assertive? Passive. Hindi siya passive. Ang ganda ng talatang 1 ng chapter 23. Paul looked straight at the Sanhedrin. Sanhedrin sa ating panahon, Supreme Court yan. So sa kabila ng kanyang basag na mukha marahil, ang katawan niya dumudugo, he looked straight at the Sanhedrin. Makikita niyo po yan mga kapatid. Isa pang napansin ko rito, nagsalita agad siya sa harapan ng Sanhedrin, my brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day. Ikumpara niyo yan sa chapter 21 verse 23 bago siya nagsalita. Humingi muna siya ng opportunity. Sabi ng 37, as the soldiers were about to take Paul into the barracks, Paul, asked the commander, may I say something to you? Dito nagpaalam siya, pero assertiveness na rin yun. Pero pagdating niya sa Sanhedrin, walang paalam. He looked straight at the Sanhedrin and positively say, my brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day.
Dito makikita po natin na ipinapamuhay ni Pablo ang kanyang citizenship. Talagang tumatayo siya sa kanyang citizenship. So mga kapatiran sa ating Panginoon, napakasarap ilapat nito sa buhay natin. And let me quote, let me expound Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Yun po mga kapatid, na gets na po natin ang aking ibig sabihin sa ating lahat. So, ang una kong ipinakita sa inyo ay ang Roman citizenship ni Pablo at kung paano niyang inassert ang kanyang karapatan at mga pribilehiyo. Alam niya eh, well-versed po siya. Alam niyo naman si Pablo, abogado rin yan. Eh, nag-aral po yan sa paanan ni Gamaliel. Ibig sabihin, talagang alam niya ang kanyang mga karapatan. Kaya nga mga kapatid, kahit ang kanyang katawan ay bugbog sarado na, kaya lamang mind over body. Pananampalataya, malakis, malakas. At ang kanyang pananaw, ang kanyang rights, at ang kanyang privileges ay talagang ina-assert niya. Hindi siya dyan naging maramdamin o naging emotional. Tayo. In fact, ang sabi nga sa 23, mga kapatid, eh, talagang pinatayo siya doon ng commander. Sa chapter, yung huling talata ng verse 20, ang huling talata ng chapter 22. Ang sabi doon, then he brought Paul and had him stand before them. So mga kapatiran sa ating Panginoon, ang ganda-gandang i-relate ng Philippians chapter 3 verse 20, but, ganda po ng word na but, subalit, kapag nagsalita ng Bible ng but, yan po ay contrary do sa mga previous statement. Pag sinabing ako ay gwapo ka, pero yun po ang mabigat yung susunod na sasabihin. Pero sabi niya rito, tingnan niyo po, but our citizenship is in heaven. Ibig sabihin yung mga previous verses ay pinapakita yung mga taong namumuhay sa lupa. Pero sabi niya, but our citizenship is in heaven. Ayan po, heavenly citizenship. Meron ka na ba niyan? Ikaw ba ay, you know, anong klaseng citizenship meron ka na may pagmamalaki? May mga taong double citizenship. Yung iba ay gusto pa maging triple. Magbabayad sila. Pero ang pinakamahalagang citizenship ay yung pagiging heavenly citizen. Kung ikaw ay taga-Amerika, ikaw ay taga-Japan, pero hindi ka naman tagalangit, ay wala rin kwenta yon. Walang kakwenta-kwenta. Dahil ang dapat mong sinisiguro, ikaw man ay nasa Amerika, ikaw ay nasa Japan, nasa Canada ka, nasa Australia ka, ang dapat mong tinitiyak ay ikaw ay tagalangit. Ngayon, hindi sapat yan. Hindi sapat yan. I-elevate ko pa po kayo. Hindi sapat na malaman mong tagalangit ka. You need to be assertive. Kung ano ka ba. Dapat lang. Eh si Pablo nga eh, ina-assert niya yung kanyang pagiging Roman citizen eh. Yung pakayang pagiging heavenly citizen natin. Ang hindi natin dapat i-assert sa panahong ito ng pandemya. Amen. Sa panahon ng pandemya, dito mo malalaman ang tagalangit at ang tagalupa. Ang mga tagalupa, ayun, puro makalupa ang iniisip. Puro vaccine ang iniisip. Eh, magamot ka nga ng vaccine na yan para gumaling ka sa pandemic. Hindi naman nagamot ang sakit mo sa kaluluwa mo na si Jesus Christ ang vaccine mo. Eh, anong silbi? Tinurukan ka ng vaccine, naligtas ka, mamamatay ka rin. Pag namatay ka, patay ka. Saan ka pupunta? That is the greatest question of all. Ang iba hanggang ngayon, miserable pa rin. Saan? Sa katotohanan ito na tinuturo natin. Hirap na hirap pa rin sila. Yung iba naman, alam na ito, hindi naman assertive. Napaka-passive pagdating sa gawain. Ayaw nga mag-share ng ating preaching. Ni mag-comment, hirap na hirap.
Ni mag watch party, hirap na hirap. Ganun ba yung tagalangit? Di ba kapag ikay pupunta sa langit? Yun lang sa Amerika eh. Pag pumunta ka sa Amerika, mga Pilipino, pag pumunta sa Amerika, gustong isama lahat ng kamag-anak. O pagpunta sa langit, ayaw mong magsama? Dapat may kilos. Maging assertive tayo. Huwag tayong maging passive. Dapat assertive, aggressive. Dapat offensive. Dapat pasulong. Hindi yung status quo. Hindi yung patay-patay. Tamad-tamad. Hindi po pwede yun. Kung pwede yan sa iyo lang yun. Pero kay Lord, kay Paul, sa mga pinag-aaral natin gabi-gabi, hindi po pwede yan. Kaya mag-isip-isip po tayo, tayo ba'y totoong Kristiyano? Tayo ba'y totoong mananampalataya? May Holy Spirit ba talaga tayo? Tagalangit ba talaga tayo? So yan po mga kapatid. Let me give you my number one recommendation. Obtain your heavenly citizenship through Jesus Christ. Kailangan pagsikapan mo to ngayong gabi. Kung hinihipo ka ni Lord, kung hindi ka patiyak, wala kang assurance of salvation, go back to the basic, go back to the Lord Jesus Christ. Alam niyo sa Amerika, merong apat na fundamental way para ma-obtain mo ang US citizenship. Number one, citizenship by birth, dun kay pinanganak. Pangalawa, citizenship through derivation. Baka yung nanay mo, kung ikaw may Pilipino, yung nanay mo ay nandoon, ayun po, pwede kang makuha. Pangatlo, acquisition, mga kapatid. Mag-asawa ka ng Amerikano o Amerikana. Pangapat, naturalization. Yung tumigil ka lang doon ng 5 taon na straight, nang walang uwian, nagtatrabaho ka doon, naturalization. Kapatid, kung maraming tao ang nagpapakamatay para maging US citizen, eh wala rin kwenta yun. Pagdating mo sa Amerika, mamamatay ka rin doon. Kahit nang kinakain mo doon ay puro sariwa. Granted, madagdagan ang buhay mo ng isang araw doon. Pero patay ka pa rin gihapon. Question, after you die, what? Where are you going? That is the most important question. Will God allow you to enter heaven? Eh syempre, pag namatay tayo, hindi naman talaga tayo namamatay. Ang tao ay parang eternal. Pag namatay tayo, lumalabas lang tayo sa ating katawan. At mayroon tayong pupuntahan either langit o impyerno. Wala namang namamatay. Ang ibig sabihin ng kamatayan sa Bible ay separation. Ang kamatayan ay paghiwalay ng kaluluwa sa katawan. At yan, maraming tao ang miserable sa katotohanan ng yan. Hirap na hirap sila sa katotohanan ng yan. So guys, paano? Kailangan ngayong gabi, ito'y walang kabayad-bayad, obtain your heavenly citizenship through the Lord Jesus Christ. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So yun po. Napakadali. Hindi, napakadali dahil si Lord na ang daan. Anong sabi ng Biblia? For our citizenship is in heaven. Bagamat ikaw ay nasa lupa, ang citizenship mo ay sa langit na. Parang yung mga, ano, yung mga naging citizen na ng Amerika, nasa Pilipinas pa rin yung iba, pero American citizen. Meron lang silang mga mini-maintain na mga rules, mga policy, na dapat hindi ka magtatagal sa Pilipinas yata ng 1 year or 2 years or 6 months, I don't know, I forgot. Pero mga kapatid, ang punto ko ngayong gabi, hindi po itong mga paraan na ito para magkaroon ka ng citizenship sa ibang bansa, kundi ngayong gabi ang layunin ni Pastor Jim ay ikay maging citizen ng langit. At makikita niyo rito kung paano. Ang sabi rito, dinugtong sa citizenship ang ating tagapagligtas na si Jesus Christ. Talagang Jesus Christ is always connected to heaven. So if you have Jesus, you have heaven. If you want to enter heaven, you need the Lord Jesus Christ. Number two, since your citizenship is heavenly, change your mindset now. O ito mga kapatid, pag-usapan natin ere. Talagang ikaw ba ay
sa tagalangit na. Talaga bang ang citizenship mo ay tagalangit na? Kung ikaw ay tagalangit na, starting tonight, change your mindset. Tingnan nyo po mga kapatid yung mga nasa Pilipinas na American citizen. Ang isip nila, Amerika talaga. Talagang hindi yan masyadong nag-i-invest dito. Dahil American citizen po sila. Alam nila na kapag umedad sila, tumanda sila, pupunta sila doon. Ngayon mga kapatid, kung talagang tayo tagalangit, ito ang dapat na ito ang sinasabi ko. Colossians chapter 3 verses 1 to 3. Since then you have been raised with Christ. Since you have been raised with Christ, ngayong binuhay ka na nakasama si Kristo. Set your heart on things above. 'Yun ang tagalangit. Ang tagalangit, ang puso ay nakaset sa mga bagay na nasa itaas. Where Christ is. Nasaan ba si Christ? Nasa langit? Taga saan ba tayo? Taga langit. Pero bakit may mga nagsasabing siya'y taga langit, ang buhay niya ay parang impyerno? So ipakita natin mga kapatiran ang atin pong mindset. Mindset lang. Baguhin po natin yun. Dahil taga langit na nga tayo eh. Ang sabi pa ng verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Iset natin yung mind natin sa taas. Huwag sa mga makasanlibutang mga bagay. Lahat ng makasanlibutang bagay ay temporal. Lahat ay temporal. Lahat ay hanggang dito lang yan. Masusunog yan isang araw. Pag dumating na po yung black hole, ano po? Kasi ang ating mundo, FYI, ay naka-reserve sa fire. So pag dumating na yung susunog sa buong mundo natin, sa planet Earth, we need to fly, and the only way to fly is to be raptured. So mga kapatiran, marahil may mga sinasabi ako ngayong gabi na bago sa ating tagapakinig. Yan ang ating mga spiritual gems ngayong gabi. Mga pagkain na napakasarap kainin. Kainin nyo ng kainin para kayo ay maging healthy spiritually. Dahil yan naman ang ating layunin sa pakikinig. Kaya ang iba sa inyo umuwi ng maaga para makinig, kumain. Ang iba sa inyo naririnig ko sa mga testimony, nagluluto ng maaga, kumakain ng alas 7, quarter to 8 daw po, nakaipo na sila sa sala. Narinig ko yan sa Sapida family. So guys, mga kapatid, now nandyan na kayo. Eat it. Everything, every spiritual gem na narinig nyo, eat it. Ang mundo natin ay naka-reserve sa apoy. Kaya yung mga tao na nagsasabi, I love this world, sayang naman tong mundo na to, dito ako, no. This world is reserved for fire. Kaya temporal ang lahat ng bagay. Kaya mga taong mapapalad, ito yung mga taong tagalangit at ang isip ay langit. Lahat ng kanyang ginagawa dito ay temporal, pansamantala lang. Talagang iniisip niya na ang lahat ay pansamantala. Sana magkaroon tayo ng reflection dyan, mga kapatid. Look at this. Verse 3, for you died, namatay na tayo, and your life is now hidden with Christ in God. Ang buhay pala natin ay nakatago na. Kanino? Kay Kristo, sa Diyos. Nakatago na pala ang buhay natin. Kaya alam niyo yung mga pandemic na yan, kung alam niyo lang ang itinuturo kong ito. Sa totoo lang, irrelevant na yung mga pandemic na yan. Dahil ako man itamaan ng virus, ng coronavirus, kahit ito pong new variant na ito ng virus, wala nang kwenta yan sa akin, mga kapatid. Because my life is not in this body. My body is in the Lord. My life is already hidden. Nakatago na kay Kristo, with Christ in God. Nakatago na with Christ, ang buhay natin nakatago na kay Kristo sa Diyos. Paano pa? Ano pang iisipin natin yung problema?
Pakaisipin po natin to. Magkaroon tayo ng reflection dito. Napakaganda ng mga verses na ito. Kaya very important talaga yung tema natin, huling-huli po natin, knowing your citizenship. If you know your citizenship, you have to know your rights and privileges. And if you know your rights and privileges, I tell you, while you live in this earth, in this world, you are going to be assertive. Hindi tayo pwedeng passive. Si Pastor Jim, hindi po yan passive. Tayo po ay offensive. Dapat lang, dahil nasa ating kamay, sa ating buhay, ang pag-asa na gagaling kay Lord. Eh, sino magsasalita? Diablo? Sino magpipreach? Demonyo? Sino magpipreach? Politiko? Sino magpipreach? Mga actors ng Hollywood? No way! Kaya ganyan ang ginagawa natin, mga kaigsunan. Number 3, recommendation, stand up for your citizenship. Naman, nilagay ko dyan. Dapat naman, stand up for your citizenship. Naman! Kasi minsan, ang ating tayo, yung pagiging natin, yung pagiging makasalibutan natin, yun ang tayo natin, yung ating... Is yung iba nga dyan, ang ipinagmamalaki, US citizen siya. Eh ano sa akin? Kung US citizen ka, that is not the $1 million question. Ang pinakamabigat na question after your life, saan ka pupunta? Kailan niyang sinisecure habang buhay ka? Ang sabi ng Biblia, gayon na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtungan na upang ang sino man na sumampalataya. Yung sino mang sumampalataya na yon ay buhay po yon. Hindi ka pwedeng sumampalataya kapag tigok ka na. Dahil sa pagsampalataya kay Lord, kasama ang puso, pagsisisi, panunumbalik, pag-iyak, paghingi ng habag, ng pagtulong, ng pagpakumbaba. Magagawa ba yan kapag ikaw ay straight na ang iyong katawan? So guys, brothers and sisters, stand up for your citizenship. Naman, emphasize your heavenly rights and privileges. Tayo ka naman, tagasan ka ba talaga? Alam niyo mga kapatid, dahil dito, eto masasabi ko, di ba tagalangit tayo? Ang sabi ng 2 Corinthians 5:20, ito po yung sinasabi kong tumayo ka. We are therefore Christ ambassadors. Kasi ganito yon, di ba tagalangit ka? Tinanggap mo na si Jesus Christ, tagalangit ka. Eh nasa lupa ka pa. Habang nasa lupa ka, ang tawag sa iyo ay ambassador ni Jesus Christ. Tagalangit ka, nandito ka sa lupa, representative ka ng kingdom that cannot be shaken. Yun ang aking kingdom na aking ipinagmamalaki. You know, Baguio can be shaken, America can be shaken, but not the kingdom of God. Yun ang nire-represent natin gabi-gabi. Walang sawa tayong kadadaldal dito. Because we believe in what? Because talagang very strong ang ating paniniwala sa ating pinipreach. Dapat tayong maging assertive. Hindi pa pwedeng patay-patay. Ang LGBT nga ay napaka-assertive eh. Tayo pa kaya? Ako pa ang hindi mag-giit? Ito ngang mga drug lords eh, napaka-assertive. Tayo pa kaya? Hindi nga sila nahihiya. Tayo pa kaya? Ipinapasok na ang divorce bill. Ipinapasok ang ganito. Itong mga grupo ng mga NPA, ipinapasok na ng todo. Yan, ipasok na nga yan sa Kongreso, pati sa Senado, sa gobyerno. Wala nga silang hiya. Tayo pa ba? Kung wala silang hiya, tayo din, wala tayong hiya. Tayo po ay assertive. Hindi po tayo, tayo'y ilaw. Ang ilaw nilalagay sa gitna, assertive. Hindi nilalagay sa ilalim. Nilalagay sa pinakataas. And we are the light. Kung ikaw ay ilaw, kung ikaw ay tagalangit, ikaw ay hindi patay-patay, talagang masigasig ka, sisimba, assertive ka eh. Magbibigay ka, assertive ka eh. Pag-prayer natin, ipag-pray natin ang mga may sakit. Anong mga sakit yan? Walang cancer-cancer yan. We can come to the Lord. We know who we are. We know our rights. And we know our privileges. We can call the Father God, Abba Father. Pakihipo nyo naman ito.
Ganun ang ating, nakikita niyo po yung ginagawa nating prayer. Guys, ngayong gabi mga kapatid, be assertive. Be assertive, not passive. Be assertive with regards to our mandate, with regards to our authority that we are the children of the Most High God. Wala tayong inuurungan na sakit. Wala tayong inuurungan na anumang sitwasyon. Tayo po'y assertive. Hindi po tayo maramdamin. Hindi na po yan uso. May pera o wala. Marami nang nanakot sa akin. I will not support you. Eh ano? No problem with me. Napakarami nang gumanyan sa aking ministry for the last 30 years. Oh, alis na kami sa simbahan ito. Wala na magsusupport sa'yo. Go ahead. No problem with me. May nagsabi pa sa akin, doon ka sa Amerika magpunta, maraming pera doon. No! I know my calling. Hindi ako beholden ng kahit na sino pa. Ako'y beholden sa Diyos lang. Sa Kanya lang ako mananagot. Masaktan ang masasaktan. Marami nang lumaya sa aking ministry. Ganun naman sa simbahan. Come and go. Pero matindi ang mga naiiwan sa City Bible Church. Talagang mga totoong mananampalataya. Mga tupa talaga ang mga naiiwan. At lumaki tayo ng lumaki. Ngayon, ang simbahan po natin, makikita niyo po, ang dami-dami ng mga totoo. So mga kapatiran, we need to be assertive because we know who we are. We know our citizenship. We know our rights. We know our privileges. That's why we are very assertive. May makinig o wala. So hanggang dito na lang po si Pastor G, mga kapatid, magkaroon po tayo ng malalim na reflection. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kung nakita natin ang sarili natin na malaki ang pagkukulang natin, lumapit tayo sa Diyos. Hanggang may panahon, makipag-ayos tayo, makipag-amend tayo kay Lord, makipag-isa tayo kay Lord. Hindi sapat na malaman yung may pagkakamali ka. Come to God in prayer, in sincere prayer. Kung marami kang mga baluktot na mga paniniwala at pananaw at katwiran na hindi ayon sa Diyos, alisin mo na yan. At talagang sabi mo, Lord, talagang masakit, pero ito ang tama, ikaw ang tama. Hindi pwedeng tayo ang tama. Isa lang ang tama dito, si Lord. So hanggang dito lang po mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Heavenly Father, thank you so much for tonight's preaching. Salamat sapagkat minsan pa, Panginoon, ay pinagpala niyo kami. Salamat sa isang gabi na naman ang pagkaing spiritual. Grabe na naman ang mga spiritual gems na itinuro niyo at ibinigay sa amin bilang pagkain. Talagang napakalalim, napakatindi, Panginoon. Hindi, sorry po, akala namin tagalupa pa kami. Kami pala ay parang stranger na lang dito na nabubuhay pansamantala, nagtatrabaho pansamantala, nagninegosyo pansamantala. But as we do our job here, our minds are set on things above. Salamat, Lord. Salamat sa inyo pong kapurihan at kaluwalhatian. Panginoon, mga kapatiran, sumaatin ng Ama, Anak at Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat sa ating Panginoon. Salamat po sa mga nakasama natin ngayong gabi. 179 po ang mga sumama sa atin ngayong gabi. At salamat po sa mga taong nag-share. Salamat po sa 267 shares. Mga kapatid, bago po tayo mag-iwahiwalay, gusto ko lang pong ipagpasalamat kay Lord ang ginagawa niya sa atin. Grabe po ang assertiveness ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Panginoon, salamat po. At marami po tayong mga gawain ngayon, mga kapatid, na binubuksan. Kagaya nang nasabi ko sa inyo kanina, meron po tayong Carmona, January 31, CBC Carmona. At meron pong sisimulan sa, anak sa inyo, Tierra, no? Tierra, saan ba yung isa na yun? Tierra Nueva ba yun? Ayun, Terra Verde. Ayan, yan nga po yung sa Carmona. Kung may mga nakikinig sa atin sa lugar ng Carmona, meron po tayong gawain na dyan, January 31, under Pastor J. At meron pa tayong isa na sinisimulan, ang ginagamit po nating instrumento ay ang stretch sa Alta Tierra. Yan po yung pinangungunahan ni Brother Vic Vicentino at ang kanyang may bahay na si Sister Vivian. Salamat sa ating Panginoon.
At salamat po. Alam nyo na isang gabi po, tayo po ay nag-announce na baka may gustong tumulong po sa ating gawaing bago sa Sinisian, Batangas under Pastor Choi. Kagabi po ay may tumulong na po sa atin at nakapagpadala na po tayo, makakapagpadala na po tayo ng konting support sa kanya bukas. Si Pastor Choi ay isang legitimate member ng CBC Pastors. Apat na beses na pong inatakyan sa puso pero buhay pa rin. Matindi ang kapatid na ito. Salamat sa Panginoon. Meron po tayong sinisimulan din na gawain sa dako po ng Kabuyaw. Meron po tayong gawain sinisimulan din sa Tagapo. Ayan po. At meron tayong gawain ngayon sa Caloocan, Pastor Dario. Salamat kay Lord. At salamat po mga Panginoon sa lahat ng ginagawa nyo sa CBC. Talagang ang ating po mga members ay hindi na mapakali. Talagang nagiging assertive na po ang lahat ng ating mga leaders nationwide. Pati ang mga counterpart natin sa Australia, may mga nag-aaral sa ating sa ating online Bible study na taga Saudi, marami po dyan. Tayo mga, ang dami na po natin napapagraduate lately sa ating EBS 1 and EBS 2. Sige po, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Magandang gabi, it's 9 o'clock. Bagamat na-late po ako ng 5 minutes kanina, pero natapos ko pa rin po ng 9. Salamat kay Lord, mga kapatid. Kung meron po kayong mga questions, let me know. Chat nyo po ako. May mga reflection, padala nyo po sa akin. Binabasa ko po lahat yan. Yung mga comments nyo sa aking while I'm preaching, binabasa ko po lahat yan. Makikita nyo po yon, mga kapatid. Sapagkat gusto ko pong makita ang inyong mga questions or mga reflections, mga comments. Salamat po kay Lord. So hanggang dito na lang po, mga kapatid. See you tomorrow night uli kung buhay pa po tayo. Amen po. Darabang tawang namamatay kada segundo. Salamat po kay Jesus Christ ngayong gabi. Salamat po, Holy Spirit, for everything you did tonight. Thank you po, in Jesus' name. Amen. Good night. Maranata. God bless. Shalom.